Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Araw po ng Biyernes, sa unang linggo ng 40 araw na ating paghahanda o Kwaresma. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan. At sa atin po ay mayroon po tayong pilgrims. Sila po ay galing sa Paraclip Foundation Community School Incorporated of Cavite. Nawa sa kanilang paglalakbay at sa kanilang pagninilay sa kwaresmang ito, kasama natin naway tunay na maibigay sa atin ng ating Panginoon ang kahulugan ng ating paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga
siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Ang lahat po ay magsitayo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo,
Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating mga pagbasa ngayon ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang ating unang pagbasa ay kinuha po sa aklat ni Propeta Ezekiel at isinaysay sa atin doon kung papaano mabubuhay ang tao at kung papaano mamamatay sa pamamagitan ng pagpapakabuti. Ang sabi sa ating unang pagbasa, pag ang tao na galing sa pagpapakabuti ay maging masama at siya'y maabutan ng kamatayan na siya'y masama, mapapasaapoy ng impyerno. Subalit, yung taong sabihin nating may madilim na nakaraan, may mga kasalanang nagawa sa nakaraan, subalit siya'y nagbago, siya ang mabubuhay. Ibig sabihin, pwedeng kalimutan ng Diyos ang ating mga ginawang kabutihan sa nakaraan kung sa kasalukuyan at maabutan tayo ng kamatayan ay pawang kasamaan ang ating ginagawa. Hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Hindi buhay ang ibibigay sa atin kung hindi kamatayan sa apoy na hindi namamatay sa impyerno. At ang ugnayan po nito sa ating ebanghelyo na kung saan ay ang atin pong ebanghelyo ngayon ay unang antithesis na ipinahayag sa atin ni San Mateo. Anim po itong antithesis na ang ibig sabihin ay kumukuha ang ating Panginoon sa lumang tipan ng batas at pagkatapos ay mas lalo niyang pinalalalim upang turuan ang mga Pariseo at Eskriba at pati na rin tayo ay gusto niyang ma-imbibe natin kung ano ang ibig sabihin ng batas na ibinigay sa lumang tipan. Kaya nga, ang unang antithesis na ating natunghayan ngayon, ang sabi ay sinasabi noon pa man na huwag kang papatay dahil ang makamatay ay mananagot sa hukuman. Subalit ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, sino man ang mapuot, sino man ang humamak, sino man ang magsabing ulol sa kanyang kapatid, ay mananagot sa hukuman, mapapasaapoy ng impyerno. Ito yung pagpapalalim ng ating Panginoon ng kung ano ang batas. Kaya nga, sa unang parte ng ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, kung ang inyong pagsunod ay kagaya lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kung titingnan po natin, sino ba itong mga Pariseo at mga eskriba? Hindi po masama ang kanilang ginagawa patungkol sa pagsunod niya nila sa tradisyon galing sa aklat pa ni Moises doon sa Pentateuch, sa Torah, yung naunang limang aklat, the first five books of the Old Testament. Meticulously sinusunod ito ng mga eskriba at mga Pariseo. Kaya kung tutuusin, hindi sila masasamang tao.
Subalit, ano ang sinasabi ng ating Panginoon dito na kung ang ating pagsunod ay kagaya lamang ng kanilang pagsunod, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Dahil kung ano ang nakasulat, yun lang ang kanilang sinusunod. Kaya nga para sa kanila ay ikaw ay mapapasa apoy ng impyerno pag hindi mo sinunod ang mga batas na nakasulat. Which is ang nais ng ating Panginoon, higit pa dito ang pagmamahal sa kapwa. Kung inyong naaalala ay sinabi rin ng mga iskriba at mga pariseyo na pag ikaw ay nag-aabuloy sa templo, nagbibigay ng ikapo, pwede ka nang hindi tumulong sa iyong magulang na nangangailangan ng iyong tulong. Dahil para sa kanila ay mayroong particular na batas dito at yun ay carry na daw po sa iyong pagtulong sa templo. At ito'y tinama rin ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ganon ang ibig sabihin ng batas na iyon. Dahil mas importante na tulungan mo ang nangangailangan mong kapamilya, ang inyong mga magulang, kaysa doon sa iyong pag-aabuloy. Ito rin ang ibinibigay sa atin ngayon, sa ating ebanghelyo. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, kung may maalala kang mayroong sama ng loob sa iyo, at ikaw ay nasa harapan ng dambana para mag-alay, iwanan mo muna ang iyong pag-aalay. Puntahan mo yung kapatid mo, kapwa mo, na naalala mong mayroong sama ng loob sa iyo o mayroon kang samang loob sa kanya, makipagbati ka muna sa kakamagbalik at ipagpatuloy mo ang iyong paghahandog sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon, sana piliin natin ang buhay at ang buhay na ito'y magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobra, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, ang inando, ang tinapay at ala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sumasamot, umini ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kalagian. Dinarakila ng lahat ang naparitong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na matay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng bening mahal.
Panginoon, iyong paintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang amin tinanggap ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin ay nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo mo sa hapag ng iyong pagsasalo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monging banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan.
Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawi ng mga datos sa turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Bilang isa sa Maras Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay naanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagpapahid ng langis. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sa mga nais pong mag-alay ng bulaklak, available po ang mga rosas sa may extension area ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng iyong ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.